natural resources. Gaya ng sinabi ko, ito po yung mga larawan ng mga species na dito lamang po nakikita sa ating bansa, sa Pilipinas. Nandito po ang isang uri ng pagong na dito lamang po naman talaga namubuhay at namumuhay sa ating mga karagatan at dalampasigan. Ito po, very endemic to the Philippines. Nandito po ang Philippine Eagle. Katangi-tangi, dito lamang po nakikita yan sa ating bansa at kailangan nating alagaan din dahil unti-unti na pong nawawala. Ito po naman ang tarsius, kung tawagin po ito, yung pinakamaliit na tsonggo. Ganito lang po kalaki yan. Ay talaga pong kahanga-hanga at kailangan din nating alagaan dahil kung hindi po naman mauubos lahat yan, isa sa mga hiyas ng ating bansa at ng ating kalikasan na naman ang mawawala at mawawala sa atin. Kaya kailangan po ang mga bata lumalaki na merong wastong pananaw at pangangalaga sa lahat ng ating kapaligiran at kalikasan. Mabuti na lang at meron tayong batas ngayon na malapit ng umiral. Ito po'y pasado na po sa dalawang kamera upang ito'y maging isang batas na ang lahat ng mga bata'y maging environment conscious and environment caring oriented. Kailangan po'y meron talagang partisipasyon ng bawat mamamayan, alagaan natin ang ating kalikasan. Ito po ang tunay na magandang kinabukasan ng ating susunod at mga susunod pang henerasyon kung ang kalikasan at kapaligiran ay ating pangalagaan ngayon. Mahalaga rin ang komunikasyon sa isang relasyon. Ito po naman ang nakita natin sa ating kwento sa umagang ito. At kasama sa mga dapat pinag-uusapan ay ang aspeto ng gastusin. Sino nga ba ang dapat talagang pumasan ng gastusin? Sa ating napanood, nakita natin na hindi dapat pagiging lalaki o babae o gender ang nagdidikta kung sino dapat ang gumagastos at pumapasan ng gastusin, kundi ang kung sino man ang mayroong kapasidad, una sa lahat. Subalit sa ugaling Pilipino, tradisyong Pilipino, maaari yung lalaki ang ama ng tahanan, ang siyang dapat pumapasan ng gastusin. Dahil yan po naman talaga dapat. Siyang haligi ng pamilya, siya ang humanap ng trabaho, siya rin ang gumastos. Pero kung kaya po namang pagtulungan ng dalawa, mas lalo mas mabuti yan sa kapakinabangan ng lahat ng miyembro ng pamilya. Ideally, dapat pinaghahatian ang lahat ng gastusin. Kung hindi po naman, lalo na kung parehong kumikita ang magkapartner. Kaya magsikap po tayo, lahat ay magsikap at tumulong sa pagbibigay ng wastong pamumuhay sa ating loob ng ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Maynila. Ito po ang inyong lingkod, Sekretaryo ng Kalikasan Lito Atienza, na nagsasabing mahalaga ang kalikasan, atin itong alagaan. Kalikasan, atin siya. Kasama mo siya palagi, to the max ang lambingan, para di ka na bibitawan. Ayoko na ganito, nagsiselos na ako. Oo nga, mayaman siya, malakas na mambola. Mahirap lang naman ako, pero pag-ibig ko'y totoo. Ayoko nang ganito, nasiselos na ako. Bumalik ka na sa akin at ulitin natin ang lahat. Pag-ibig mo at pag-ibig ko'y hindi magbabago. Maynila was brought to you by Ajinomoto Crispy Fry and Alaska Powdered Field Milk. Sa sustansya at lasa, wala pa rin tatalo sa Alaska.